Yes, good morning. So, sa part 2 na tayo na roast beef. So, silipin natin kung ano yung tsura ngayon na roast beef natin. So, ininit kasi ng konti para hindi mamuho yung sebo ng baka. So, ito. Silipin niya, mga kabili. So, kung kagabi, medyo light pa yung kulay. Ngayon, naging dark na siya. Ayan na po. Ayan. So, ngayon, i-drain na natin yung sabaw. Patutuloy na natin. Tapos, gagawa na tayo ng sarsa. Tapos, i-ano na natin sa part 3. Kasi 10 a.m. pick up kay Kabeli to. So, ang pick up niya 10 a.m. So, nag-dark na po siya. Ibig sabihin niya, pasok na talaga yung lasa niyan. Okay, i-drain natin mga Kabeli. Thank you. Ay mga kabili, drain na natin. Na. So, ito kung naamoy niyo mga kabili, dahil pinainit natin ng konti, umano na naman yung amoy, aroma, bango. So, ito yung 6 kilos. Hindi natin natapos kagabi. Nabot tayo ng 2:30 yata yun. Yun. So mga kabili ngayon, okay na to. So patutuloy lang natin yung pinakakatas niya. Tapos i-slice na natin. Lalagay na natin sa party tray. Tapos gagawa na tayo ng sauce. So para maano na yung part 2 natin. So mga kabili, ito yung ingredients natin sa paggawa ng white sauce. So ito po, silipin nyo. Thank you. Mga kabili, meron tayong butter, black pepper, beef cubes. Tapos ito pala, ano to, cream of mushroom, Jolly Brand, hindi Campbell's, tostas, sliced mushroom, nestle cream, fresh milk. So yan lang po ang ingredients natin, tapos meron tayong tap water. So mga kabili, yan lang po ang ingredients natin. Okay, start na tayo mga kabili. Panoorin nyo na lang po kung paano ko siya gagawin. At tapos meron tayong cornstarch. Pampalapot nga po pala. So, sige, iabol ko na lang mamaya pag dinedemo ko na sa pagluluto yung cornstarch. Thank you. So, mga kabili, start na tayo. Butter tayo. Alos kalahati lang nung isang bar na butter ang ginamit natin. Yan, ayan muna natin matunaw yung butter. Tapos susunod natin yung sliced mushroom. I-drain po natin. So pag natunaw na itong sliced mushroom na butter, susunod na natin yung sliced mushroom. Lasa natin ng konti apoy. Itong recipe na ito mga kabili, pwedeng sa andan, birthday yan. Kahit anong okasyon, pwede siya. Kahit pang ulam, pang araw-araw, pwede din po. Alam, medyo may kamahalan nga lang yung recipe. So mga kabili, lalagay ko na yung sliced mushroom.
So itong slice mushroom, mamaya kukuhanin natin yung iba. Pantatoppings natin kasi sa-separate natin yung sauce na ito eh. Hindi natin imimix dun sa pinakakarne kasi yan po. Pagdating po kasi sa event, i-plating muli ito. Papagagandahin bago i-serve sa customer. So kailangan naka-separate po siya. Mga kabili, kung ano yung pinakita kong ingredients, yun lang po yung gagamitin natin. Nasa inyo po kung gusto nyo yung dagdagan ng ano, yung ibang ingredients. Kung meron kayo naisip na pwedeng i-add, pwede naman po. So mga kabili, maglalagay akong konting paminta para medyo lumasa lang yung sa mushroom natin. Kasi itong recipe na ito, napatikim ko na kay Idol Kaparmer natin. So, shoutout Idol Kaparmer. Nung may okasyon sa bahay, nagdala ako kay Idol. Roast beef. So, okay mga kabeli. Tatanggalin na natin yung mushroom natin. Okay na to. Susunod-sunod na natin yung mga ingredients natin yan. Patutuloyin lang natin mga kabeli kasi yan yung butter. Sayang din. Okay mga kabeli, lalagay na natin itong mushroom. Cream of mushroom. At least mga 3 cream of mushroom sa 6 kilos. So marami na to sauce na to, dinagdagan na natin. Ayan, hanggang sa matunaw siya mga kabeli, haluin natin ng haluin. Hanggang sa matunaw siya, tapos isusunod na natin yung SL cream. Yun. Parang creamy-creamy. Yan. Sarap. Hinaan natin konti. Tapos mga kabeli, ilalagyan na natin ng breast milk para lumabnow ng konti. So siguro isang ladle lang ilalagay ko. So itong isang ladle na to, 1 cup to eh. My God. So ayan, ganyan lang po karami. Tapos beef cubes, titikman nyo na lang po kung napapalot na. Kayo na lang po mag-adjust.
So ako maglalagay ako ng mga dalawa. Di ba ding matabang mga kabeli, wag lang maalat. Kasi sa alat may rupi adjust. Yung matabang madaling i-adjust. Tapos lalagay tayo ng konting paminta. Yan, mas gusto ko yung crack dito kaysa sa powder. Tapos mga kabeli, maglalagay tayo ng at least mga... So ito mga kabeli, tubig na to. So ito yung sukatan ko ng tubig. So at least mga tatlo. So tatlo. Yung una kanina, pakala nyo gatas, sinanlawang ko lang po yung ano. Yung nestle cream, may natira kasing konti, linagay ko doon. So ayan po. Tapos palalaputin na natin pag kumulo yan. So mga kabili, hintayin na lang natin kumulo. Ha? As titikman natin kung tama na ba yung lasa. So yan mga kabili, kumulo na yung ano natin. So naglagay ako ng isang beef cubes lang. Lagad tayo. Bali, tatlong beef cubes na po na ilagay natin. So kasi na yan, marami na po yan. So yan, pag nagbubbles na uli, saka natin ilagay yung pampalapot natin. So eto mga kabeli, cornstarch lang po ito, linagyan natin ng konting tubig. Yan. So hintayin lang natin uli magbubbles kasi inalo natin kaya medyo nawala siya. Tapos yun na, okay na yan. Okay mga kabeli, pwede na natin lagay itong cornstarch. Malalaman nyo naman po pag malapot na, medyo bumibigat yung sandok ninyong pangalo. Instead nung katulad nung kanina kasi medyo tubig pa siya. So ito, medyo mabigat na siya. So konti na lang naman ito na tira natin na cornstarch, lalagay na natin lahat. Kasi ito, lalapot pa to pag once na na lumamig na ng konti. Tapos, ayan lang natin siyang kumulo. Low fire tayo mga kabeli para maluto maigi yung gatas. Para hindi madaling mapanis. So, ito yung itsura mga kabeli. So, para kang gumawa ng mushroom soup. Kaya lang, malapot ng konti sa mushroom soup, mga kabeli. Medyo nagmamoist yung ano natin, yung camera natin. Pag natapat kasi sa ano, katulad kagabi, nagmoist. Yan. Low fire tayo. So, okay na mga kabeli. So, ano na, slice na tayo doon sa meat natin, yung beef meat. Roast beef natin, i-slice na natin para mailagay na sa party tray. So mga kabeli, start na tayo mag-slice.
So ayan oh, napakalambot mga ka-belly. So, tingnan nyo lang nga, mga ka-belly. Napakaganda. Baby, hello. Mag-ay ka muna sa vlog ko. So, hi yan. Po. Dito ka, hindi ka nakikita. So, yan. Yan po yung maganda kong bunso. Haga mo naman natin naligo. May lakad ka ba? So, si bunso po, pupunta ito sa kaibigan niya, si Alex. Alex, ah. So, mga ngapit-bahay pala siya. So, mga ka-belly, nakita niyo po gano'n siya kalambot. Napakasarap niya pag nilalagyan natin ng sarsa. So, kain ka muna na bago ka malis ha. Tignan mo may kanin doon. Doon sa kaldera. Well, anahanapin mo. So, ito mga ka-belly, papatungan ko lang siya ng mushroom sa taas. Kalat natin. Ito yung mushroom na sinutay natin kanina sa butter. Tingnan mo doon sa bag ko na yung susi. Buksan mo yung pinto dito sa gilid. Tapos, ganun mga kabili. Yan. Tapos, bibigyan na lang natin sila ng extra sauce. Okay, naka 1-0 na tayo. So, isa na lang gagawin natin mga ka-belly. Ayan na, nasa sila. Ay, mamu po ka muna saglit ha. Ini-slice ko lang. So, mga ka-belly, nandito na yung pipikap. So, hindi naman nata sila nagmamadali. Maaga pa naman kuya ate, yan ah. So, saglit na lang ito. Mga bigyan mo 10 minutes. Tapos ako. Okay, mga kabili, hanggang dito na lang po. At least na iset na natin yung isa. Papakita ko lang po doon sa customer natin. Okay? So, mga kabili, ito. Naka-dalawa na tayo. So, babalutin ko na lang ng foil. So, nandito na po kasi pipick up. Baka mainip. So, sa bagay, wala pa naman ten. Pingin pa kang isang gantong canister. No? Dilagyan natin ang extra sauce ate. Ate, ano sa sasakyan niyo po? Hindi lang. Ako, kakayari kaya sa single to ate. Dalawa po ba ten? Dalawa po eh, dinalawa po eh. Ito, i-added ka na lang ng anak ko sa labas. Okay na po kayo yung mamaya. Opo, may sukli lang po siya 150.
roast beef tutorial. So last one mga ka-bedding, tapos na tayo. Sino na may extra sa atin mo pa pinuno? Atin mo si ate sa labas ah. Nakuha ni mo yung 150 na sa lamin, sabihin mo ate. Ilang person ba yung tanggap niya ate? Kaya na yun sa 100, maraming slides naman eh. Kaya lang sabihin mo, dahan-dahan lang sa pag-i-scope. Kasi medyo ano po eh. Kasi nakaraan, request nata ni Ma'am Janet sa kanya, palambotin na yun. So yan, medyo pinalambot ko siya. Ba? Ba? Bali, 6 kilos, 4,200. Ano ganyan na yung sukla na? 4,200. 200. Taas kasi ng ingredients eh. Opo, kayo ba yung tumatag? Kapatid niya po ba si ma'am? Ah, okay. Okay, ingat po kayo. Okay, mga kabayon, mga kabili, nakatapos na tayo ng order. So, yun na, pinick up na po yung order natin na 6 kilos roast beef. So, shout out nga pala sa kay Ma'am Janet Peralta. So, Generous Catering Services. Yan, taga-bustos po yan. Try nyo po yung mga pagkain nila, mga kabili. So, kung sino po yung malapit dito, Baliwag, Pulilan, San Rafael, or Bustos. Yan, mag-message lang po kayo rito para makuha yung contact number ni Ma'am Janet Peralta, yung mayari po ng Generous Catering Services. So, sila po yung number one dito sa Bustos. Okay, mga kabili, hanggang dito na lang po yung vlog ni Chef A. So, yung part 2 na po to. So, ingat po. Team Patulong, mabuhay tayo. Thank you.